Tulak ng bangka, sobrang babaw oh. Hindi ko lang. Kahit may kilya yung aming bangka, hindi talaga kaya. Lakad muna, tulak ng bangka. Guys, itong area na to na walang tubig, itong malapad na to. Dito kami nangunguha ng ano, bilaog naman. So, meron din tayong bilaog episode dati. Ayan, dito, sa buhangin na to. Ayan, karami yan sa ilalim, bilaog. What's up guys? Kamusta kayong lahat? Sa episode na to guys, manghuli tayo ng hipon pa rin at saka sugpo. Pero sa ibang paraan naman. Gagamit tayo guys ng sakag or sudsud. Ito. Ang kanyang konsepto guys ay ganito. Yung lambat, naka-attach or nakadugtong sa dalawang magka-ekis na ano. Ito, nakawayan. Yan o. Yan, tapos nabubuka. Tapos pwede rin na naiikom siya. Tapos merong ganito guys oh. Yan, sapatos or bakya. Yan. Para makagapang siya sa putikan. Kasi kung walang ganito, kung kawayan lang siya, hindi siya uusad. Hindi natin siya kayang tulakin kasi tutusok ito sa ano, sa putik. So ayan siya guys. Yan. Merong lubid sa unahan ito. Yan. Ito yung may pabigat. Ito yung magsilbing pang ano, pang bulabog sa hipon para umangat ng konti. At saka the same time, pang ano din. Kapag may mga tuod or may mga kahoy na nakalubog, ito yung unang babangga. So hindi mawawarak yung ating ano, itong ating lambat. So, tara, simulan natin. Mawawarak yung short ng cameraman. Hindi mawawarak yung short ng cameraman. Bago na yan. O, yung mga iba. Ha? Pitikin na. Wow, bago. Oy, bago na. Hindi na mawawarak, no? Warak ng episode ano eh. Eh, mayroong puyo yan guys dito. Ito. Ito yung pinakapuyo niya. So, dyan may ipon mamaya yung hipon natin. Pero, hindi ito makakauli ng isda. Kasi, labas din ang isda dito eh. So si Dala man, ano rin siya, manlalambat din siya gamit yung kanyang dala. May iba ng talent. So sa mga nagtatanong guys, bakit Dala man? Actually, Dala man. So minsan, may nababasa ko, Tala man. No? Tala man. Alaman. Dollar man. Yun ang pinakagusto ko. Dollar man, no? Minsan, kaalaman. So, ang ano yun guys, at talagang codename niya ay Dala man. Kasi, ang armas niya lang palagi ay dala kasi expert siya sa pandadala kaya isang talent. Kaya dala man. Ang dala ng hipo na yun. Ang daga na nga. Ha? Ang daga. Sabi. Ang dami ulit ito ba? Oh, ang daga na. Pilihin natin hipon. Itong punat sa you know. Wow. Diba, hipon. Yan o, pilihin natin hipon guys. Yung maliit na isda, ibalik natin yan. Yan o. Lagay sa ice box na wala namang ice. Oop, wala natin dito. Bo. Oh, sige sila.
kanina. Tama eh. Ha? Look mo. Ayun yung meron ata. Meron din? Ayun. Hmm? Isang peraso. At least meron. 1-0. 1-0. Okay, Mr. Bugs ba? Nalit ang dila. Tulong pa ako isa. Okay. Ako naman? Kaya ba? Ako naman, sige. Palit-palito lang ha. Tigit isang kayod lang ha. Masarapan sana to guys kung ano eh. Ang bewang yung tulay. Masarap ang tulak. Ang tambak. Tambak ang putik. Yan yun din. Maliit. Tapos mayroong mudyako ito. Yun ang isa. Maliit na mudyako. Patay-patayan niyan. Marte yan eh. Meron ni Bart, yun. Meron pala eh. Ano pang dami dito? Maka isa. Yun na, Mr. Bob. Ay, isa pa. Yun na muna kayo. Uy! 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 Bert, sabit. Parang madali ka lang akin ha. Nayari ka ngayon. Relax, Mr. Bob! Ngati mo nga Bert. Ha? Ngati mo, baka may ano. Something. Aro! Kata din naman. Aroy! Kaya pala din mahila ha. Isang sakong putik pala yung tulak-tulak ni Mr. Bugs eh. Ito din matulak. Ito sa akin ay malaki mata na ito. Tipong puti kasi ngayon eh no? Malasog po umurong. Pasok na kasi o tubig tabang uli eh. Magos kasi guys yung ilog. Yung mga sugpo bumaba na uli sa doon sa baba sa alat. Ito kasi halos pag gantong mababaw siya lamang na yung tubig tabang dito. Gawa nang umagos na uli yung ilog. Dalawang ilog yung umaagos dito ngayon. Ilog ng pinamanaan tsaka ilog ng palangiran. Okay. Ayan, Mr. Bugs, ganda oh, malalim. Angat na? Bird ko sa putik. Banak pala. Oh, mga isda pala yung natalunan bird. Masa maliliit. Ayun, dami rin bird dito. Ayun. Wow! Oo. Ito. Dalawa? Hindi, marami pa bird. Ang daming hipon guys, maliliit oh. Ayan oh. Ito. Hindi, maliliit pa rin. Dami pa yan. Robert, tahiya ka naman. Fighter. Angat mga ray putik. Tapos mga bayan. Pagpag ng putik. Yun, meron din. Meron din. Sulit yung panandali ang hingal.
Ayan din na ito guys. Ipon. Ipong puti. Ayan, wala talaga sugpo, no? Matras na sila. Takot kasi sa tubig tabang yan. Nice din. Okay. Wow. Okay na. Isda ako nakikita ah. Yung hipon. Aro, daming ano. Dami si Milya ng bitanga oh. Ito hipon. Isa. Ito guys, ito si Milya ng bitanga. Tambak. Ito masakit manipit. Aroy, yun nga. Uy, tapang. Tapang pa man to. Dawat. Ito. Oh. Oh. Maliit yan pero pakatapang niya. Yun nga do, yung dawat try. Do, ginatulak niyo ha. Dami si Milya ano. Dala na maliit ako lang yan. Puro ano, puro bitanga. Si Milya ng bitanga. Si Milya ng bitanga, si Milya ng hipo no. Tsaka si Milya isda. Yung nakakawala sa kanila guys, tayo ang nagasimot. Buntot-buntot lang tayo dun sa kanila. Wala dyan oh. Walang sayang yan. Pag nakawala sa kanila, dali kay dalaman yan. Nagbilin si tatang guys na ano, na hulihan ko raw siya ng hipon. Kasi may balak siyang lutuin. Abangan nyo guys, magluluto si tatang tortang puso ng saging with hipon. Ayan. Mata din. Pusok. Dami oh. Ay. Ayos ah. Mas marami pala dito kasi doon sa putikan kanina eh. Naglayo pa tayo ano. Oo. Actually guys, pauwi na kami. Eh, naisipan na magsudsud pa dito. Ba, kasikid oh. Yung icebox natin. Dami oh, daming good size oh. Diba, dito tayo magkatiba sa area na to. Dito sila sumampa. Dami oh. Oh. Malaki hipon dito oh, na hipong puti. Ayos ah. Daming good size. Maliliit. I-ano natin. Kunin natin good size. Ayun, maliliit. Mga langali na size. Okay. Na. Dula sa area na yon. Dula eh. Oh, meron din, no? Balikan natin yon. Oh, ikutan mo. Oh. Ito sa kabila naman. Tapos isang pabalik ulit. Oo. Oh. Guys, area-area lang. So magkasunod lang yon na area. Doon tambak, dito wala. So, balikan natin. Guys, balikan namin yung area kanina kung saan marami kaming nahuli. So dito tayo dumaan sa pangpang para hindi natin malabo yung tubig, para hindi sila mabulabo.
Andun na kami banda eh. So balikan lang natin dito banda. Pagod ah. Meron pa rin. Oh, diba? Tira-tira na lang to kanina, guys. Hmm. Wow. So guys, tapos na tayo manghuli ng hipon gamit yung sakag. Medyo hinihingal na kami at saka gutom na rin. Actually, mahigit isang oras lang kami, guys, na nudsod gamit yung sakag. So ito yung huli natin, guys, oh. Oop, mga isang kilo siguro. Kung kukulangin man ni konti lang, oh. Oops, mga isang kilo nga. Yan, oh. Yan, guys, oh. Yeah. So ang dami. Actually, kung talagang pang benta yung purpose natin, siguro makaka 3 kilo tayo dito. Tsaka mas mahabang oras yung spend natin na time sa paggamit ng sakag, siguro mga 3 to 4 hours hanggang 5 hours ganun. So since pang ulam-ulam lang naman, so okay na to. So, tara, uwi muna tayo, then lutuin natin to fresh na fresh. So guys, naka-uwi na kami sa bahay dito sa bukid. Ayan, ito yung mga huli ni Dalaman, no. Ay, mga huli siyang isda tsaka hipon. Tapos ito yung huli natin, guys, sa sakag. Ay, mayroon isang isda. So ngayon, guys, magluluto tayo ng isang recipe. Ginisang repolyo na may hipon. Tapos pero hindi natin tulutuin lahat, guys, kasi masyadong marami 'to eh. So mangyayari kung wala tayo doon ng pangsahog natin, pangulam natin ngayong gabi, then pagpaparte-partehan namin 'to para may pang-uwi sa pamilya. Mamaya uwi pa rin ako sa bahay. So ngayon, guys, magluluto na tayo ng ginisang repolyo na may hipon. So mga ingredients natin, itong hinuli nating hipon kanina, itong repolyo natin, gamit tayo ng kamatis, bawang, sibuyas, at sili, gamit tayo ng patis, syempre mantika, at tubig na pang sabaw. Tara, guys, simulan natin, may natatong kawali. Kung mapansin nyo, guys, ang panggatong namin, itong busal ng mais, ito, guys, oh. Busal ng mais na pula. So kung maalala niyo, kinakwento ko na nagtanim kami dito ng mais na pula para patukan ng mga manok ko doon sa likod bahay doon sa amin. So ito no, guys, yung mga busal noon. So napakinabangan pa rin natin. Kasi naalala ko, guys, nung mga bata kami, si Tatang mahilig magtanim ng mais na pula. So yung busal noon, isang buong tag-ulan panggatong namin. Inintay niya talaga kami para kasabay namin siya kumain niyan. Pero kasabay din namin siyang uwi mamaya sa kanila. Idadaan ko siya doon sa kanila. Hop, gisa lang tayo ng bawang, sibuyas. Sabay na natin. At medyo gutom na. Yan. Ay, masarap to. Simple lang, guys. Simple lang. Gisa lang natin. At amoy ng sandok. Isang step yun, guys. Hindi, pag nagluluto talaga ako, parang manirisim ko na yun. Then, lagay ng kamatis. Ayan, then, lagay natin yung ating mga hipon. So, hindi natin na lahat kasi masyado marami. Ating konti. Guys, yung ating hipon. Halos paluto na siya. Lagyan natin, guys, yung ating repolyo. Sabawan natin. Lagyan natin, guys, yung ating siling labuyo. Pero syempre, pagkasama natin si Tatang,
ano lang yan, yung kanya-kanyang piga lang tayo. Hindi natin pipisain dyan. So sinasama ko siya sa pagluto kasi masarap siya na medyo lumambot na siya, na nalaga na siya dito kasi masarap, masarap kagatin. Ano natin? Lagyan natin guys ng paminta. At patis. Bakas ng kulo ah. Ganda ng gatong. Tipa. Ayan oh. Mm-hmm. Sarap nito. Tapanol natin hanggang sa medyo lumambot na yung ano, yung repolyo. Okay guys, check natin. Ang bilis lang, ang bilis lang oh. Sure, luto na to eh. So ayaw natin na masyadong yung masyadong maluto yung repolyo. Titatang maga ano, dali tang. Yung maga judge. Alisin ko lang tong apoy. Hindi pa nga inisip mo na eh, nakarap na eh. Alisin lang natin tong apoy. Hai. Bro. Para kumain sa mahal restaurant niyan. Nox. Bago natin latagan ng ano ng andaw ng saging yung lamesa natin. May bago tayong lamesa. Yan kasi nasira na yung dating lamesa, natanggal yung upuan. So natanggal yung tuko, yung ano, paa. So gumawa na to guys si ano, si Tatap. Style ano yan, style papag. Pero pwedeng higam, pwedeng kainan. Kalahating araw nyo lang ginawa to. Okay, tagal na natin ang ating dahon na saging. Mas iba yung vibes guys eh, kapag ano, may dahon na saging. Mas marami tayong nakakain. Oh, parang kapag pala yan, ay tubig pa. Baka na, gutom na ba naman? Guys, kain tayo. Ay, buti na yan, yun na. Ay, hapon daw, may tubig pa eh. Dala na eh. Yan, gutom na ang lahat. Yung mga isda guys, ito, pinrito rin natin. Yan. Tapos ito na yung ating, ano. Okay, inisang repolyo na may hipon. Hindi pa nakapun na. Tubo lang inyo eh, no? Kumain kami bago malis. Pangalawang hapunan na to. Ah, nakakad din pala eh. Ako, pangalawa na rin to eh. Hindi, ayos eh. Ano ko sa bahay. Pero masarap yung sili din na nandito, yung naano na. Wala na salitaan ha. Ito na eh. Baka na. Mayroon akong magsalita. Refill tang, refill. Hindi na natin yung kanilang busagad eh. Hinanginan lang yun. Sobrang sarap eh. Sabaw daw. Yo. Daya pa dito pag ano. Yung over sa mga sarap na. Pag ganito ka gutom, saka mo ma-appreciate pag nakatatlong hipon ka na. Oh, inyat. Pakso dila ko ah. Inyat ba naman hangin, bago hango. Busog pa yung salag daw. Ha? Napanginig na ah. Busog. Hindi mga salita eh. Busog pa yung salag daw. Nainit-init ah. Pati sa ko eh, mahalo na eh. Hindi lang. Hindi lang maihawak pa eh. Pati isang kami naghalo. Eh, gusto na maghalo isang ako eh. Tiwala. Tiwala kami guys na may kanin na kami eh. Luto na yung ulam eh. Wala pa lang. Ang parang pagtingin ko doon, nakataob yung kaldero. Hindi pa nagsaing tatang. Antay ulit kami eh. Bap.
sabay ng pritong isda oh. Oo. Ang kasing kanin kanina. Nanay na pala nila, hindi ko rin nakita nung kumain nila. Hindi akong saing. Fresh lahat to. Yung repolyo maganda rin eh. Kanin, hanapin mo repolyo sa hipon eh. Repolyo hanapin mo eh. Dati, sawgang hanapin mo eh. Hello. Isang kilo mahigit yung huli namin yung taong? Pero pulo gusto ko eh, hindi lumakit. Hindi pulo kakapain mo, dami ng hipon. Sili, ayun mo. Okay. Wala nang kwento nga to guys, pakbakan na to yan. Sobrang sarap. At sobrang gutom. Sobrang gutom. Pagod mag-tulak ng ano ha? Sakag? Habang tuhod ang putik, iba hanggang hita. Tapos itulak mo, nagasudsud sa putik part, no? Pagangod mo putik pa. Pagodan. Si Albert, sobrang agresibo eh. Hindi pa nga guys, nakatutok ang camera. Bubanat na eh. Sabi ko naman, kung yung agresibo mo na yan sa pagtulak, kung yan ay naging yung pagiging agresibo mo sa panliligaw, ay baka naman mas maganda-ganda. Baka may resulta na, no? May resulta na. Uli ka na. Hindi pa nga daw nakausap. Isang taon man ang kontrata ni Albert dun eh. Ako nung araw guys eh. Hindi nyo tatanong. Pag ano ba, nakilala ko agad yung kaeskwila ko. Unang pasukan pa lang, ligawan ko agad yan. Pag sinabi niyang ayaw ko sa'yo, parang kuya lang ang tingin ko sa'yo, eh, binibiro lang naman kita eh. Joke lang yun, sabi ko. Ikaw naman no. Kung nag-work, di ayos? Oo. Oh. Ay, pero kung sabi niya, gusto rin kita eh. Eh, sa'yo katagal-tagal, tapos mahalaman mo, parang uya lang ang tingin mo sa'yo. Eh, anong sahing na panahal mo? Tatlong taon. Nari. Parang nakarelate si Mr. Bangsa. Siguro, pag linggo-linggo, isa ang anuhin mo, yung try mo. Siguro pag mga 30 babae rin, may maawa rin siguro sa'yo yung kahit sa'yo, no? Okay. Hindi magsagot din. Oo eh. Wala naman batas na bawal na maligaw ang pangit sa maganda. Mahirap pa dyan, ano eh. Mahirap pa dyan, ano eh. Ay, but sana kung si Albert ay pangit, ay guwapo. Ang tagal-tagal mo bagang hindi malagaligawan ay bagang gusto mo. Pero baka maunahan ka pa ba na iba? Sigurado yan. Sigurado yan. Papakanta na lang si Albert niya, pakasakit. Nangyayari. May pakasakit, papa-ed. Lumakto ah, Bert. Sakto ah. Mm-hmm. Kaya pala iba yung tawa niya. No? Hindi ko na ano yun. Na yun palang pangalan niya na yun. Yung misan ganyan, nangyayari talaga misan yan eh. Hirap yan. Maganda yung maaga pala, malaman mo na status. Kung gusto mo, hindi maligawat na ahiya ka. Ang katagal-tagal na bago mo sabi-sabi, ang hirap pala yung naunahan ka na pala ng iba. Kasi yung pwede tayo. Hindi ko nakasabi. Yung sinabi mo pala, gusto ka niya rin pala, no? Aroyo. Sabi, katarget na yung tay. Galing sa cameraman yun, ha? Minsan lang magsalita yan, pero syempre, legit. Ano yun natin, yung bigyan natin ng puwang ba? Minsan lang magsalita yan, pero ano yan, di ba? May laman agad. May laman. Hitik na hitik, kumbaga. Baka naman tanong mo nga yung babae. Saan na akong gusto maligaw sa'yo? Bakit? Ano pa ang hinagot mo?
bah, hindi ko man naliligo. Bakit nagmamali kung naliligo ako? Hindi ko man kasabi. Pag pumunta ka naman dito, Jin naman ang dala mo. Naliligo ba yun? Pero ganyan din ako, Albert, noon. Nung una, nung grade 2 ako. Ganyan din ako noon. Nung class ako dati, ganyan lang din ginagawa ako. Pero yung nag-grade 6 ako, ha. Ah, sagot na ano? Hindi rin, ayaw ako sagot yung mga babae noon. Ayaw noon. High school. Wala pa rin. Payat pa ka siya noon eh. Hindi. Bulatihin. Wala talaga. Sagot yun ang... Walang kapil-apil talaga kayo sa babae. Yan na. Eh, naisip ko, kung magiging ganito na nga ang ako, tapos, naging mahilang klase pa ako, yung mahihain, ay wala na eh, tatamdam binata eh. Grade 2 ka na yun, no? Ay, ilang taon si Albert niya? May enak na sana ang grade 2 yan. Ano tiba yan? May enak na grade 2. Eh, imagine mo naman guys, sinagod do. Nag-aagawan ng mga babae dito sa amin yan. Yari ka na naman. Yari ka na naman, Aldo. Kasi nga, Rinaldo ay ano, may ano siya ba? May tiwala rin siya sa sarili niya. Ganun yun. Sa cameraman, ayoko magsalita. Lubog eh, no? Underground. No? Kasi baka pa binukin ko siya. Kung alin ang pangit na ang gulo ko, baga yun ang wahaan, mga isabutan siya, no? Mayarap na. Cameraman eh. Pare, pag in-edit ko yun, oh, ping, wala man ako makuha ng puting. Sa ilugan tahimik eh. Huwag mo lang isama saan ko. Kung sa ilugan tahimik. Malalim yan. Pero kalulus na tayo doon, malalim yun. Bakit si Albert may tahimik man ah? Kaya tahimik, walang tubig. Tubig. Walang nag-agos. Lubluban lang pala. Lubluban lang pala ng kalabaw, no? Tahimik, walang tubig. Tangkaraw. Tangkaraw. Sobra naman ng tahimik. Tatlong words lang naman yan. I love you. Oh. Hirap nga sabihin, pero gabara sa lalamunan na yun. Yung panghina. Kung hindi nasisinok, galambot ang tuhod. Ito sabihin na, Bert, no? Hina ko ay, hilo ko ay. Nasa dulo, hindi na, nalalagod pa. Naihilo siya. Hindi ko masabi. Ronald, karaos na? Karaos na rin, ang gutom. Nakakangiti na siya, yun. Pwede ang ano niya ay, seryoso niya kanina ay. Sabi kayo dyan. Ay, thank you Lord. Nabusog.